Dad, pwede bang sumama ako sa'yo mamaya kapag pupunta ka sa bahay ni na Mateo? Pasweet na wika ni Messi sa kanyang amang gobernador at malambing itong niyakap mula sa likuran, tsaka ginawaran ito ng halik sa pisngiya. Gumisi ang kanyang ama at hinaplos-haplos ang braso ng kaniyang anak. Hay nako, ang malambing kong anak ay naglalambing na naman. Alam ko naman na hindi ako ang gusto mong samahan sa lakad ko, kundi gusto mo lang makita at makasama si Mateo. Tama ba ako? Panguumbok nito at masayang ngumiti si Messi. Kinalas niya ang brasong nakayakap sa ama at umupo sa bakanting silya. Alam mo kasi, Daddy, hindi ko alam sa sarili ko, pero every time kasi na naririnig ko ang pangalan ni Mateo, ay nais ko na agad siyang makita. Confident nitong wika sa ama at hindi siya nahihiya na ilahad ang kanyang paggagusto sa taong napupusuan niya. Ibinaba ng gobernador ang hawak niyang newspaper at sinserong tinitigan sa mga mata ang anak. Messi anak, bakit si Mateo ang gusto mo? Sana'y iba na lang. Anya rito at ngumuso ang dalaga. Dad, ayaw mo ba si Mateo para sa akin? He's a good-looking man. Isa pa, politics din ang kaniyang pamilya at maging siya sa susunod na panahon. Kaya nagtataka ako kung bakit parang ayaw mo sa kanya. Eh good friends naman kayo at ng pamilya niya. Kumbinsin ito sa ama na may halong pagtatampo. Bumuntong hininga ang gobernador bago siya sumagot. Mahal niya si Messi at nabubukod tangi niya itong anak. Kahit labag sa kanyang loob ang pagkagusto nito sa binata, ay ayaw naman niyang magkaroon sila ng tampuhan. Hindi sa hindi ko siya gusto anak. Ikaw na rin ang nagsabi na good looking man siya. Meaning maraming mga babae ang nagkakagusto sa kanya. Ayaw lang kitang masaktan anak. I love you so much and I don't want to see you in pain. Sambit niya at ngumiti ang dalaga. Tumayo ito mula sa kanyang silya at umupo sa tabi ng kaniyang ama. I love you too, Dad. Pero I think I love Mateo too. Dad, I will tell you a secret. Alam mo, Mateo asked me kung pwede ba niya akong ligawan. And I said yes. Pagtatapat niya habang ang gobernador naman ay gulat na napatingin sa anak. Gayunpaman ay wala itong nagawa sa nais ng anak. Kilala niya si Messi at hindi ito nagpapapigil sa lahat ng gusto nito. Hindi nagtagal ay nagtungo ang mag-ama sa pamamahay ng mga Sanchez upang sa mahalagang pag-uusap. Glad you're here, Governor Fidel. Magalang na wika ni Mateo sa ama ng dalaga at niyakap ito ng buong paunlak. Sana po'y nagsabi kayo na darating kayo nang mas maaga. Sana'y nasabihan ko ang mga kasambahay ko na bilisan ang kanilang yahain para sa inyo. Saad nito at tinapik ni Fidel ang balikat ng binata. Hay nako, Mateo. You're always the best. Napaagal lang naman kami dahil nagmamadaling pumunta dito si Messi. And that's the reason why. Saad niya rito at binalingan ng atensyon ni Mateo si Messi. Is that true? Malambing nitong saad tsaka kinuha ang isang kamay ng dalaga at marahan itong hinalikan. Well, it is. Sagot ng dalaga. Mateo anak, samahan mo na si Messi papuntang hardin at mag-ikot-ikot kayo. Enjoy each other dahil may mahalaga kaming pag-uusapan ng gobernador. Saad ng ama ni Mateo na kasalukuyang nakaupo bilang congressman. I love to do that, Papa. Magalang natura ng binata sa ama at bukal sa loob na sinamahan ng dalaga. Nang makarating sa hardin ay hindi magawang ihiwalay ni Mateo ang kanyang kamay sa bewang ng dalaga. At gustong gusto naman ito ni Messi. Masuyong hinaplos ng binata ang mukha nito at maingat na inilapat ang kanyang kamay sa balakang nito. Messi, you look so beautiful today. Oh no. I mean every time I see you. You always have my attention. Messi, I can't stop myself from falling for you. Parang pag-aaring mo ng puso ko. But, hindi ko alam kung maaari ba akong pumasok dyan sa puso mo. Anito sa dalaga na siyang ikinatamis ng ngiti nito. Mateo, gusto kita. Ikaw ang lalaking gusto ko. Pero syempre, gusto mang sagutin ka kagad pero gusto ko munang maramdaman ang panliligaw mo sa akin. I want to feel how you pursue me. Pakipot
at prang kanyang wika sa lalaki. Ngumiti ito sa kanya't hinawi ang kanyang buhok. If that's what you want, hahayaan kitang maramdaman mula sa akin ang pagmamahal ko para sa'yo. Mahal kita, Messi. Seryoso ako sa'yo at ipaparamdam ko sa'yo kung gaano ako kaseryoso tungkol dito. Anito at pinisil-pisil ang kamay ng dalaga. You know what? What if let's have a wine while enjoying the view? Paanyaya nito at agad itong pinaunlakan ng dalaga. Sure. Saad niya at pagkatapos nun ay umalis ang binata upang kumuha ng wine. Nang mapagisay inilibot ni Messi ang kanyang sarili sa hardin ng mga Sanchez. Magandang mga bulaklak na may pinaghalong mga kulay. Masarap din ang amoy ng mga ito sa kanyang ilong ngunit sa gitna ng kanyang pag-i-enjoy ay bigla na lang siyang nakaramdam ng kaba. Pakiramdam niya ay may mga matang lihim na nakamasid sa kanya kahit saang sulok man siya magpunta. Iginala niya ang kanyang mga mata sa paligid upang makita kung may ibang tao pa sa naturang hardin. Ngunit wala siyang mahagilap. Weird. Baka guni-guni ko lang. Alaw niya sa kanyang sarili at napahawak sa kanyang dibdib. Messi! Sigaw ni Mateo. Nang marinig ang boses na yon, ay biglang gumaan ang loob ng dalaga. Lumapit siya sa binata at tinanggap ang wine na inaalok nito. Thank you. Simple niyang wika rito. Namumutla ka yata. Are you okay? Tanong nito nang mapansin ang mukha ng dalaga maging ang pagkabalisa nito. It's nothing. I'm just feeling something weird. Aniya rito at pinagsaluhan nila ang wine. Habang sa kabilang banda naman ay abala si Governor Fidel sa pakikipag-usap sa mag-asawang Sanchez. Congressman, ano bang nais niyong sabihin sa akin? What's the deal? Wika ni Fidel at umupo ang mag-asawang Sanchez sa sofa. Ganon din si Fidel. Governor Fidel, nakikita mo naman na medyo nagkakainaman ang ating mga anak. Maybe I can call you Balae? Pagbibiro nito, sabay tawa. Ganon din ang governor. Anyway, Gov Fidel, hindi ako nagbibiro. Gustong gusto ko ang anak mo para sa anak ko. Kung ako ang masusunod eh, ipapakasal ko na silang dalawa agad-agad. Anito at naging seryosong mukha ni Fidel dahil sa seryosong biro ni Miguel Sanchez. Ang mga salita nito ay may kabuluhan at ibig sabihin. Congressman Miguel, pwede bang diretsahin mo na ako sa nais mong sabihin sa akin? Prang kanyang tanong rito. Ang gusto ko lang namang sabihin, Gov Fidel, gusto ko sanang hilingin mula sa iyong suporta sa pagtakbo ng anak ko bilang mayor sa syudad na ito. Sa nakikita ko naman ay magiging manugang mo ang anak ko at magiging anak mo na rin sa hinaharap. Siguro naman ay wala kang dahilan na humindi sa hiling ko, gayong malapit na tayong maging isang pamilya. Anito kay Fidel at tumawa ng mahinang gobernador na tila ay nasisihan ito sa iminungkahi ng congressman. Congressman, batid mo naman siguro na hindi ko ginagawang gamit ang anak ko sa politika. Maaari naman natin itong pag-usapan na hindi nadadawit ang pangalan ng anak ko. Alam mo naman mahal ko ang unika iha ko, higit pa ninuman at higit pa sa posisyon ko. Wika nito at biglang nawala ngiti sa mga labi ni Congressman Miguel na ani mo'y nasampal ito ng malaking kahihiyan. Oo naman, Gov Fidel. Tama ka nga naman. Tanging sagot ng congressman, ngunit nasa loob nito ang inis at galit para sa gobernador dahil pakiramdam niya ay nabastos siya sa sarili niyang pamamahay. Tumayo mula sa sofa si Fidel at inayos ang kanyang kwelyo. Bueno, mauna na kami ng anak ko. Kita-kita na lang tayo sa gaganaping pagtitipon. Saad niya sa mga ito at magalang na nagpaalam kasama ang kaniyang unika iha. Nang makalis ang mag-ama, ay nilapitan ni Mateo ang kaniyang mga magulang. Papa, pumayag ba ang gobernador sa minungkahi mo? Aniya rito ngunit tumulis lang ang mga mata nito sa kaniya. Walang young Fidel na yun. Walang kahit sinong politiko pang nagpahiya sa akin ng ganun sa sarili kong pamamahay. Mariin at galit na galit nitong sambit. Mateo, siguraduhin mo lang na makukuha mo ang puso ng dalagang yon. Matigas ang gobernador at siya kung ang anak niya ang kahinaan niya. Sana'y maging maayos ang lahat
at hindi tayo hahantong sa bagay na ayaw ko sanang gawin. Anito sa anak, at sa ganoong paraan ay nagkasundo ang mag-ama. Sumapit ang gabi kasalukuyang nasa likod ng bahay si Fidel. Nakatayo ito habang hinihitit ang kanyang tabako. Lumabas ka na dyan. Mahinang tawag nito sa lalaking nakakubli sa likod ng malaking puno. Lumabas naman ang lalaki mula roon tsaka lumapit sa matanda. May pag-uutos po ba kayo, Gob? Mahina ngunit broskong tanong ng binata rito. Wala akong ibang hiling mula sa'yo, kundi ang bantayan mo palagi ang anak ko. Matanda na ako at hindi ko alam kung hanggang kailan ang buhay ko. Ikaw ang bukod-tanging pinagkakatiwalaan ko sa buhay at kaligtasan ng anak ko. Bukas ng gabi ay nais kong gawin mo ang lahat upang protektahan ang anak ko. Habilin pa nito na siyang ipinagtaka ng binata. Bukas? Normal na okasyon lang po ang meron bukas. Ano at nangangamba po kayo? Taka nitong tanong sa matanda. Tama ka. Normal lang na okasyon ang mangyayari bukas pero hindi maganda ang kutob ko. Basta, gawin mo lang ang pinapagawa ko sa'yo. Pinagkakatiwalaan kita, iho. Anito sa binatang kaharap at tumango naman ito sa kanya. Masusunod po, Governor. Matapos nun, ay agad na naglaho ang binata sa kadiliman. Kinabukasan, ay mabilis na sumapit ang gabi at kasalukuyang nasa harap ng malaking salamin ngayon si Messi habang tinititigan ang kaniyang figura. I look so beautiful. I'm sure mapapansin agad ako ni Mateo. Bakit kasi mascara party pa itong dadaluhan ko? Mas mainam sana kung wala ng mascara para mas makuha ko agad ang mga mata ng Mateo ko. Hindi bale. I'm the most beautiful woman sa party na yon. Kaya I don't need to worry. Confident niyang saad at hinalikan ang kaniyang sarili sa salamin. Anak, bumaba ka na dyan. Aalis na tayo. Sigaw ni Fidel sa ibaba ng hagdan at agad yung narinig ng dalaga. Yes, Dad! Pababa na! Tura niya at dali-daling bumaba ng hagdan. Mabilis na narating ng mag-ama ang hotel kung saan gaganapin ang mascara party at magsasakay sila ng elevator nang makita ni Messi si Mateo. Nagningning ang kaniyang mga mata habang nagsisilakbo ang kaniyang puso nang masilayan ang kagwapuhan nito. Daddy, susunod ako sa taas. May pupuntahan lang muna ako. Anito sa ama at hindi na nito hinintay ang sagot nito. Dali-dali niyang inihakbang ang kaniyang mga paa at sinundan ng bawat yapak ng binatang si Mateo. Maraming taong nasa itaas at baka mahirapan siyang makita ito doon kaya nais niyang umakit sa party na kasama ito. Sa kasusunod sa binata ay nakita niyang itong umupo sa isang table at kaharap nito ang isang babae. Nang makitang eksenang yon, ay agad na ikinubli ng dalaga ang kaniyang sarili. Pasimple niyang pinagmasdan ang binata at napakasweet nito sa babaeng kaharap. Liar! Akala ko sa akin lang ang mga mata mo. You're a big liar, Mateo! Liar! Magtul niya sa kaniyang isipan at nais niyang sakalin ng babaeng kaharap nito. Habang pinagmamasdan ang lalaking tinitibok ng kaniyang puso na may kasamang ibang babae, ay lubos na nasasaktan si Messi. Nakaramdam siya ng kirot sa kaniyang puso sa kabiguang kaniyang natatamasa. Wala pa silang relasyon ni Mateo ngunit ang kaniyang puso ay naliligo sa sakit at pighati. Hindi na nakayanan ni Messi ang manood pa sa dalawa kaya minabuti niyang tumalikod na lang at padabog na inihakbang ang kaniyang mga paa papuntang elevator. Nang nasa loob na siya ng elevator ay wala siyang pakialam kung sino ang kasama niya. Basta't ang alam niya ay ang umiyak ng malakas. Hoy, tama na ngayong pag-iyak mo. Baka may sumakay mamay at akalain nilang ako ang nagpaiyak sa'yo. Kumbinsin ang isang binata sa dalaga dahil nahihiya itong may kasamang isang babaeng umiiyak sa elevator. Baka mamaya siya pang mapagbintang ang isang masamang lalaki. Ano bang pakialam mo sa akin? Ang sakit eh. Sabi niya sa akin lang ang mga mata niya. Niligawan pa niya ako tapos makikita ko lang na may kalandian siyang iba. Pangihimutok niya sa lalaking hindi niya kilala habang panay sa pag-agos ang kaniyang mga luha. Baka okay ka lang. Baka nag-uusap lang sila. Tura ng binata
at matalim siyang tinitigan ng dalaga sa mga mata. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay hindi makatingin ng diretso ang binata dahil tila sa kanya ata ibubuntong ng dalagang lahat ng sisi. Patay, nagkamali yata ako. Sana pala, nanahimik na lang ako. Mukhang may kalalagyan ako ngayon. Pagsisisi niya sa kaniyang isipan. Usap? Anong usap lang? Okay lang sana kung usap lang eh. Pero yung may pahawit pahaplos, usap lang ba yun? Sige nga, sabihin mo nga sa akin kung usap lang yun. Kung makapagsalita ka, parang nakita mo ang lahat ah. Talak niya sa binata at doon ibinuntong ang lahat ng tampo at galit sabay, bumukas ang elevator. Napabuntong hininga ang binata at nais na niyang lumabas mula sa elevator dahil halos lahat ng tao ay sa kanya nakatingin. Tahimik lang ang bibig ng mga ito, pero batid niyang sa mga mata ng mga ito ay siyang pinagbibintangan na nagpaiyak sa magandang babae. Sabihin mo sa akin, usap ba ang ganun? Palibhasa kayong mga lalaki, hindi makontento sa isang babae lang. Gusto niyo maramihan, yung bultuhan. Sana kung hindi naman kayo sigurado sa nararamdaman niyo sa aming mga babae, sana huwag niyo kaming paasahin sa pagmamahal niyong hindi naman pala totoo dahil masakit ang umasa. Yung tipong asang-asa kami na mahal niyo kami pero hindi naman pala. Dahil lang totoo ay may iba pa kayong nililigawan. Yung tipong paunahan kung sinong unang sasagot sa inyo, yun ang magiging girlfriend niyo. Kung ganun, paano naman kami? Paano kaming mga niligawan niyo? Wala lang, nakalutang sa ere habang nasasaktan. Niwalang ang sorry na matatanggap. Ang unfair and fair niyo. Para sa kalaman niyo mga lalaki, nakakasakit kayo. Dahil habang nililigawan niyo kami mga babae, ay minamahal na namin kayo. Papasok-pasok kayo sa buhay namin tapos sasaktan niyo lang kami. Ano kami? Punching bag niyo anytime? Sira ulo kayo? Patuloy niyang talak habang ang binata naman ay halos idikit ang kanyang sarili sa dingding dahil sa takot na baka bugbugin siya ng mga babaeng nakasakay sa elevator. Mga mata pa lang ng mga ito ay nakakatakot na. Siya itong nananahimik pero parang siya pa ang uuwing may bukol. Tama! Dapat kayong mga lalaki hindi kayo ganun kung manligaw sa babae. Dapat hindi kayo paraffol. Hindi kayo paasa dahil nakakasakit kayo ng sobra. Ang damdamin naming mga babae ay hindi ba to para paulit-ulit yung saktan? Sang-ayon ng isang babae kay Messi habang nakakuyom ang kamay nito at masamang nakatitig sa binata. Teka, wala akong alam dyan. Kinakabahang wika ng binata rito. Oo nga naman, palibhasa gwapo ko eh. Kaya feeling nyo kapag gwapo kayo, ay libre na kayong manakit ng puso naming mga babae. Tandaan nyo, kahit gwapo kayo, pwede naming burahin ang pagmumukha nyo rito sa mundo. Dugtong ng isang babaeng parang kagagaling lamang sa isang breakup. Ano miss, upakan na ba natin? Makabawi man lang tayo sa hayop na yan. Dugtong nito sa dalaga habang masama pa rin nakatingin sa binata. Binali-bali pa nito ang leeg at daliri na tila ba'y naghahanda sa pag-atake sa inosenteng lalaki. Uy, hindi nga ako. Wala akong alam. Wala akong kasalanan. Natatakot at natatarantang wika nito at kulang na lang ay magtago ito sa sariling damit. Nang makita ng binata na tumaas ang isang kamay ng dalaga, ay mabilis siyang tumalikod rito upang itago ang kanyang mukha mula sa suntok na paparating nang biglang nagsalita si Messi. Sandali! Awit nito sa dalaga at napatingin naman ang babaeng tila ay dadalo rin sa party sa itaas. Huwag kang tanga girl. Dapat lang sa mga lalaki binibigyan ng bukol. Huwag kang maawa sa kanya. Kahit anong mangyari ay huwag kang makipagbalikan, no? Sad nito na parang alam na alam nito ang lahat. Yun na nga eh. Pero kasi, hindi kasi siyang may kasalanan. Anya rito at sabay nalaglag sa ere ang panga ng babaeng nais sumuntok sa binata. Hindi ba siya? Sayang. Gusto ko pa naman sanang manakit. Sabi nito, sa dismayadong tono tsaka binaba na ang kaniyang kamay. Nakahinga naman ang maluwagang binata, subalit hindi nito napigilan ang magreklamo. O diba tama ako? Wala akong kasalanan sa kanya. Kung makapagbanta kayo sa akin parang ang sama kong tao. Kung gusto mo lang palang manakit, sana dun ka sa nanakit sa'yo. Hindi yung balak niyo pa ata akong gawing punching bag niyo. Aniya sa dalaga, tsaka ay binaling ang atensyon kay Messi. At ikaw, kung galit ka sa taong minamahal mo, dun ka sa kanya magalit. Hindi yung mapapahamak pa ako dahil sa'yo. Kayo kasing mga babae, huwag kayong magmahal ng mga manloloko. At kapag naloko kayo,
huwag niyo kaming lahatin dahil may matinupang lalaking kagaya ko. Kung ako lang sana ang minahal niyo, edi sana kaya ko kayong mahalin at alagaan kahit tatlo pa kayong sabay-sabay. Aniya sa mga ito at hindi nakapagsalita ang mga dalaga. Kasabay nun ay ang pagbukas ng elevator. Mauna na ako sa inyo. Bahala kayo dyan. Mga Amazona kayo. Saad nito bago tuluyang lumabas ng elevator. Habang ang tatlong dalaga naman ay naiwang naaawa sa lalaking muntik na nilang pagdiskitahan. Kawawa naman siya. Baka nga may mga lalaki pang matino. Nagkamali lang tayo sa pagpili. Saad ng isang babae. Pero teka, ano nga yung sinabi niya? Kaya niya tayong alagaan kahit tatlo pa tayo? Eh di ganun din yun. Loko yun na. Akala ko pa naman matino. Gigil niyang sad kay Meset para bang nais niyang habulin ng lalaki para batukan. Pero ang gwapo niya, hindi ba? Parang namumukaan ko siya. Parang nakita ko na siya noon. Tura ni Messi sa hindi kilalang dalaga habang inaalala kung saan niya nakita ang binata. Anak siya ng congressman, kapatid ni Mateo. Saad ng isang babae sa loob ng elevator. Matapos ng pangyayaring yon, ay dumiretso si Messi sa lugar kung saan gaganapin ang party. Ganun din ang isang babae. Nang makita ni Messi ang kanyang ama, ay agad siyang lumapit rito. Dad, I'm sorry if it took me so long to come here. May nangyari lang kasi pero okay naman ang lahat. Aniya sa ama, at mga hawakan na sana niya ang braso ng ama nang biglang may isang tinig ang nagsalita. Napakaganda mo ngayong gabi, Messi. Maari bang isayaw kita? Saad ng binata. Bagaman nakamaskara, ay batid ni Messi na ito ay si Mateo. Abala ako. At isa pa, wala akong balak kausapin ka. Mataray niyang turan habang umiinit ang kanyang dugo para dito. Kung noon ay halos humiwalay ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan dahil sa kilig kapag nakikita ang binata, ngayon ay iba na. Naiinis na siya rito at parang nag-aapoy na siya sa galit habang nakatitig dito. Nang mapagtanto ng binata na may kakaiba sa dalaga, ay hinawakan niyang kamay nito. What's wrong with you? Nagtataka nitong tanong sa dalaga, tsaka ay pinaalam ito sa ama. Nang makuha ang pahintulot ng gobernador, ay agad na dinala ni Mateo ang dalaga malayo sa maingay at mataong lugar. Bitawan mo ako! Paasik na sambit ng dalaga tsaka binawi ang kanyang kamay sa binata. Messi, ano bang nangyari sa'yo? Bakit bigla-biglang ng ibang pakikitungo mo sa akin? Yesterday we are okay and happy. Tapos ngayon, bigla ka nagkakaganyan. Seriously, tell me what's going on. Anito at nagsalubong ang dalawang kilay ng dalaga. Paano't nagagawa nitong umaktong inosente sa kanyang harapan? How dare to act so clean as water in front of me, Mateo? You are a playboy. Sabi mo ako lang, but then, makikita kitang may ibang kalandian sa labas? I believe in you, Mateo. Pero hindi ko sukat akalain ang taong gusto kong mahalin ay ang taong mananakit sa akin. I don't want to play with your games, Mateo. So better stay out of my life. Mariin niyang sambit rito, tsaka tinalikuran ng binata. Matapos makipag-usap kay Mateo, ay inilaan ng dalaga ang kanyang oras sa pag-inom. Kahit anong awat ng kanyang ama sa kanya, ay hindi niya ito pinakinggan. Pakiramdam niya ay nabigo siya at nais niyang mawala ang sakit sa isang iglap nang nilapitan siya ng isang babae. Can I drink with you? Saad nito at tinaas ng dalaga ang kanyang tingin sa babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Nang makita niya ito, ay ito ang babaeng kasabay niya kanina sa elevator. Sure. Agad niyang turan dito. Kapwa sila halos may parehong nararamdaman at nagpa siya silang dalawa na lunurin ang kanilang mga sarili sa alak. Hindi nagtagal ay natuwa ang dalawa sa isa't isa at sabay silang nagsayaw sa gitna at walang pakialam kung anong tingin sa kanila ng mga tao sa gitna ng kanilang mga pangalan at kung saang pamilya sila nagmula. Ang mahalaga sa dalawa ay maibsa ng konti ang bigat na kanilang nararamdaman. Sa gitna ng pagsasayaw ay biglang nahilo ang dalaga dala ng kanyang kalasingan nang biglang kabigin ng isang lalaki ang kaniyang bewang. Kasunod nun ay napagtanto ng dalaga na halos walang isang dangkal ang layo ng kanilang mga mukha sa isa't isa.
agad siyang napatitig sa mukha ng lalaki. Bagaman nakamaskara ito, ay naakit siya sa mga mata nitong tila nanunuot sa kaniyang kalamnan ng bawat titig nito para sa kanya. Kasunod nun ay ang paghigpit ng pagkahawak nito sa kaniyang bewang. If you are drunk, better to sit and relax, my prey. Saad ng lalaki sa brosko at malalim nitong tinig na parabang pati sa kaibuturan ng kaluluwa ng dalaga ay ginagalugad ang kanyang espiritu. Ang tinig nito ay kay sarap sa kanyang tenga at tila ay nais niya itong marinig minuminuto. Teka nga, anong prey? Maldita niyang saad, sabay tinulak ang lalaki sa dibdib tsaka na mewang. Anong tingin mo sa akin? Manok? Sira ulo ka. Salamat ah, pero hindi ko kailangan ng tulong mo. Dugtong niya, tsaka nilapitan ang kanyang bagong kaibigan. Matapos nun, ay nagpa siyang dalawa na lumabas sa naturang hotel at naghanap ng ibang club na pwede nilang paglaanan ng buong gabi. Sa isang table ay magkasama pa rin ang dalawa at doon pa nila nakilalang isa't isa. Hindi makapaniwala si Messi na ang babaeng kasama niya ay si Zaira, anak ng senador. Naririnig lang niya ang pangalan nito noon mula sa mga sabi-sabi at ngayon ay kasama niya itong naglalasing. Nang ma-enjoy ang gabi, ay nagpa siyang dalawa na umuwi na ngunit sa paglabas nila ng club ay may dalawang tao ang sumalubong sa kanila. Base sa itsura ng mga ito, ay hindi ito mapagkakatiwalaan. Sino kayo? Pwede bang huwag kayong humarang sa harapan namin? Mataring na wika ni Zaira sa mga lalaki. Paano to? Hindi siya kasama sa sadya natin. Pero nandito ang anak ng senador. Anong gagawin natin sa kanya? Tanong ng isang lalaki sa kasama nito. Ang inutos lang sa atin ang susundin natin. Saad ng isa. Nang mapagtanto ng dalawang dalaga na hindi ligtas ang kanilang buhay, agad na silang kumaripas ng takbo. Papa! Nagsisisi na ako! Sana hindi ko tinakasan ang mga guards ko! Sana nakinig na pala ako sa'yo! Palahaw ni Zaira habang tumatakbo at sising-sisi sa kanyang ginawa. Hindi na nakalayo ang dalawa at agad silang nahuli ng dalawang lalaki. Agad na tinakpan ng mga ito ang ilong ng dalawang dalaga at dahil doon ay nawalan ng mga ito ng malay. Akmang isasakay na sila ng mga ito nang isang lalaki ang lumitaw. Mabilis nitong pinatumba ang dalawang lalaki at agad na isinakay ang dalawang dalaga. Marcus, paano ang anak ng senador? Iiwanan ba natin? Wika ng kasama ng binata at nag-aalangan itong isamang isang babae. Hindi natin pwedeng gawin yun. Tsak na maraming kasamang dalawang lalaking yun at hindi natin pwedeng iwanan ang babaeng yan dito. Tugon ito. Labag man sa loob nilang dalawa ay isinama nila si Zaira. Dinala ng mga binatang dalawang dalagang walang malay sa isang abandonadong isla kung saan ligtas sila mula sa mata ng kanilang mga katunggali. Hindi nagtagal ay unti-unti nang nagkamalay si Messi. Nang maimulat ang mga mata, ay napagtanto niyang wala siya sa kanyang sariling kwarto. Ang kama na kanyang kinahihigaan ay ibang-iba sa kanyang nakasanayan. Akmang babango na siya nang makaramdam siya ng pananakit. Ang sakit ng buong likod ko. Ang tigas ba naman kasi ng higaan na to? At saang lugar to? Kaninong bahay to? Tanong niya sa kanyang sarili at isang masarap na amoy ang dumampo sa kanyang ilong. Dahil doon ay kumulo ang kanyang tiyan at kusa niyang inihakbang ang kanyang mga paa palapit sa binata. Doon ay natanaw niya ang isang lalaking nagluluto ng inihaw na isda sa ilalim ng puno. Zaira! Gising! Zaira! Tawag niya sa pangalan nito. Naalimpungatan naman ang dalagat na pabalikos ito ng bangon. Zaira, huwag kang maingay. Makinig ka. Hindi ko alam kung saan lugar tayo dinala ng mga dumukot sa atin. Pero nandun siya sa labas. Kailangan nating makalabas dito nang hindi nila nalalaman. Tumayo ka na dyan at atakas tayong dalawa mula rito. Saad niya rito at agad silang nagkasundo. Dahan-dahan nilang tinungo ang pintuan. Bawat yapak ay maingat siya kadahan-dahan nilang binuksan ang pintuan subalit pagkabukas at pagkabukas pa lang nila ay bumalandra sa kanilang harapan ang lalaking walang pang itaas at tanging shorts lang ang suot nito. Agad na nanghina ang dalawang dalaga dahil hindi pa man sila nakakalayo
ay huling-huli na silang dalawa. Balik sa loob! Demanda ng lalaki, subalit hindi ito pinakinggan ni Messi. Anong balik sa loob? Eh hindi pa nga kami nakakalabas? Tsaka ano bang kailangan mo sa amin ha? Pera? Kayang-kaya kayong bayar ng mga magulang namin. Tsaka hindi mo ba kami kilala? Anak ako ng gobernador. Ipinahamak niyo lang ang sarili niyo dahil hindi titigil ang papa ko hanggat hindi niya kami nahanap. Mabubulo kayo sa bilangguan. Tandaan mo yan. Tama. At ako? Anak ako ng senador. Hindi niyo kilala kung paano magalit ang papa ko. Talagang mananagot kayo sa batas kapag nahuli kayo ng mga pulis. Dugtong ni Zaira at isang lalaki pang bumalandra sa kanyang paningin mula sa likuran ng lalaking nakamaskara. Barrios, ikaw nang bahala dito sa anak ng senador. Pareho silang maingay. Hindi ko sila kayang pagsabayan. Pareho silang sakit sa ulo. Sambit ni Marcos sa kasama. Ano? Bakit ako? Eh, hindi ko naman gusto ang babaeng yan. Bakit pa kasi natin siya sinama? Reklamo nito at agad na nagtaas ang dalawang kilay ni Zaira. Hoy, bakit parang ikaw pang lugi? Kung makapagsalita ka parang napilitan ka lang nakidnapin ako ha. Hoy, ipapaalala ko sa'yo ha. Kung may dapat mang magreklamo sa ating dalawa, ako yon. Maldita niyang sad rito. Eh talaga namang napilitan lang kaming isama ka. Kung may nagrabyado dito, walang iba kundi ako. Dahil mapipilitan akong bantayan ang babaeng madaldal. Maldito nitong sad sa dalaga at hindi na natapos ang bangayan ng mga ito. Habang si Marcos naman ay dinala niya si Messi sa kung saan siya nagluluto ng inihaw na isda. Ito, luto na tong isa. Kumain ka na muna. Baka nagugutom ka na. Aniya sa dalaga, siya kaya niabot dito ang inihaw na isda. Ayoko! Mariin niyang tanggi rito at masamang tinitigan ng binata. Baka may lason yan at hindi ko na namamalayan na dahan-dahan mo na pala akong pinapatay. Dugtong niya rito, binawi naman ang binatang inaabot niyang isda rito. Kung ayaw mo, ako na lang. Aniya, sabay kagat ng isda at masarap itong nginuya. Bawat paglunok ng binata ng isda ay siya ring tila ikakaturo ng laway ng dalaga. Alam mo, wala tayong bigas dito. Walang malinis na tubig at walang ulam. Bawat kakainin natin ay kailangan pa nating hanapin. Ngayon, kung matatakot ka sa lason, mas matakot ka sa gutom. Dahil doon, pwede kang mamatay. Kung gusto ko lang napatayin ka, eh pwede ko yung gawin kagabi. At kahit na ngayon. Sad niya rito at napag-isip-isip ng dalagang lahat ng mga sinabi nito. Kung balak nga nitong patayin siya, ay palagi itong may malaking pagkakataon. Kung ganon, anong pakay mo sa amin ni Zaira? Diretsahin mo nga ako. Kaninong tauhan ka ba? Kalaban ka ba ni Papa sa politika? Kung hindi, ano tong ginagawa mo? Kidnap for ransom ba to? Pera bang dahilan mo? If yes, just tell me how much you need. Ako nang magbabayad sa'yo and I promise na hindi kita isusumbong sa mga pulis. Anya rito at bumuntong hininga ang binata bago ito tuluyang sumagot. Ito ang itanim mo sa isip mo. Hindi ako ang may kailangan sa'yo. Ikaw ang may kailangan sa akin. Kung ako sa'yo, kumain ka na lang. Utos nito sa kanya at muli siya nitong inabutan ng isda. Sa pagkakataong ito dahil sa gutom, ay tinanggap na ito ng dalaga. Isang kagat ang kanyang ginawa at nasundan pa ito ng nasundan hanggang sa magamot ang kanyang gutom. Nang makita ng binata na nag-i-enjoy ang dalaga sa pagkain nito, ay saglit niya itong iniwan. Habang si Messi naman ay patuloy sa kanyang pagkain. Nang matapos, ay biglang naalala ng dalaga na may dala pala siyang cellphone sa loob ng kanyang bag. Dali-dali niya itong kinuha at ang unang pumasok sa kanyang isipan ay si Mateo. Mahina ang signal ngunit sapat na ito upang makapagpadala ng mensahe. Mabilis siyang nagsulat doon at lahat ng detalye ay nakalagay sa mensahe ng hablutin ito ng binata. Sinong nagsabing pwede kang gumamit niyan dito? Mariin na sambit nito sabay itinapon ang cellphone niya sa ilog. Napanganga naman ang dalaga sa ginawa nito at agad siyang umusok sa galit. Ano bang problema mo? Sino ka ba sa tingin mo para itapon ang hindi mo pag-aari? Natatakot ka bang matuntun tayo ng mga tao dito tsaka ni Mateo? Alam mo, kahit ilang taon pang takpan yung pagmumukha mo, ay malalanta din kung sino at kung kanino ka nagtatrabaho balang araw. Tandaan mo yan!
Galit na galit niyang wika sa lalaki. Ikaw ha, pwede bang makinig ka sa akin? Kaligtasan mo lang iniisip ko. Kung hindi ka lang inihabilin sa akin ni boss, pababayaan talaga kita. Matigas ang ulo mo. Matigas ang kokote mo. Ewan ko kung saan ka nagmana. Konsumasyon niyang wika sa dalaga. Matagal niya nang sinusubaybayan ng dalaga at alam niyang sasakit talaga ang kanyang ulo rito. Akala niya ay napaghandaan niya na ang araw na ito. Pero hindi niya sukat akalain na ganito kahirap kausapin ng dalaga. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Sino bang kidnapper ang aalalahanin ang kalagayan ng dinukot niya? Ang sabihin mo, takot kang matunton dahil takot kang makulong. Nagsisisi ka na siguro na anak ng gobernador at senador ang dinukot mo. Tama ako, hindi ba? Pwes, marigas ka! Maldita niyang sad sa binata at padabog na iniyakbang ang kaniyang mga paa palapit sa ilog. Huwag kang pumunta dyan! Pigil ni Marcos rito, ngunit tila bingi ang dalaga at patuloy pa rin ito sa kaniyang ginagawa. At sino ka para sabihin sa akin kung saan pwede at hindi pwede ako pumunta? Buhay ko to, kaya ako ang masusunod! Maldita pa nitong tugon. Habang ang binata naman ay napahilot na lang sa kaniyang ulo na ngayon ay nag-uumpisa ng sumakit dahil sa dalaga. Ang tigas talaga ng ulo mo! Sinabing huwag kang pumunta dyan! Ano ba? Anya rito na parabang bata ang kanyang kinakausap. Sana kaya yung cellphone ko? Hinayupak na lalaki kasi na yon. Kung makatapon, akala mo sa kanya. Pangit ng ugali. Kaya siguro nagtatakip siya ng maskara dahil kasing pangit ng ugali niyang mukha niya. Mahina niyang sad sa sarili. May sinasabi ka ba? Sigaw ng binata habang binabantayan ng dalaga. Wala kang pakialam. Pwede ba? Iwan mo na ako rito. Huwag kang mag-alala. Hindi ako tatakas. May sa aso kasi ang ilong mo. Maldita pa rin niyang tugon rito. Ay naku po. Gano'n pa ba siya kadaldal? Iba talaga kapag spoiled ng ama. Reklamo ng binata, sabay bumuntong hininga at nahiga sa dalampasigan. Ipinikit niya ang kaniyang mga mata nang biglang makarinig siya ng mahinang pagsigaw. Agad siyang napatayo mula sa kanyang kinahigaan at doon lumantad sa kanyang paningin ang nalulunod na dalaga. Dali-dali siyang lumusong sa ilog para sa gipin ng dalaga. Sa pag-aalala ay sa dibdib niya ito nahawakan. Nang marating ang mababaw na tubig ay binuhat niya ang dalaga at pinaupo sa dalampasigan. Okay ka lang ba? Anong nararamdaman mo? May masakit ba? Alala niyang tanong rito habang panay ito sa pag-ubo. Nang maibsan ang bigat sa kanyang nararamdaman, ay mabilis na lumagapak ang pisngi ng binata. Bastos? Pwede mo naman akong hawakan sa ibang parte pero bakit dun pa? Reklamo niya rito. Pero, salamat. Mahina't nahihiya niyang wika rito. Hindi niya lubos maisip na kung wala ang binata, ay maaaring tuluyan na siyang nalunod sa ilog. Alam mo naman palang hindi ka marunong lumangoy. Bakit ka pa pumunta doon? Hindi naman ako nagkulang sa pagpapaalala sa'yo. Bakit ba kasi ang hirap mong pakiusapan? Wika nito sa mataas na tono. Agad na kumunot ang noo ng dalaga. Kung saan bukal sa loob siyang nagpapasalamat, ay doon pa ito nagagalit. Pinagtataasan mo ako ng tono? Bakit? Naiisip mo ba na kung hindi mo lang tinapon ang cellphone ko sa tubig, ay sana hindi na ako pumunta doon? Kasalanan mo rin eh. Kung hindi mo sana ginawa yon, sana hindi na umabot sa ganito. Mataray niyang tugon rito nang bigla siyang yakapin ng binata ng sobrang higpit. Pasensya ka na. Pero pwede bang kahit minsan ay sundin mo ako? Pinag-alala mo ako ng husto. Kung may nangyari sa iyong masama, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Huwag mo na ulit uulitin yun. Pwede ba? Buong pakiusap ng binata habang pahigpit ng pahigpit ang kaniyang pagkakayakap sa dalaga. Kurap matang nagtaka ang dalaga kung bakit biglang naging maamong tupa ang tono ng binata. Ito lang ata ang abductor na may puso sa kinidnap. Bawat paghigpit ng yakap nito sa kanya ay ramdam niya na tunay ang pag-aalala nito para sa kaligtasan niya. Dahilan upang maguluhan siya sa kung anong pakay nito sa kanya. Bakit tila ang rahan nito pagdating sa kanya at palagi ay gusto siyang alagaan. Hanggang sa napagtanto na lang niyang kusang gumalaw ang kaniyang mga kamay upang yakapin ang binata. Pasensya ka na rin. Hindi na mauulit.
Paumanhin niya rito at nakaramdam siya ng paggaan ng kanyang kalooban para sa binata. Pero ano ba talagang pake mo sa akin, Marcos? Sino ka ba talaga? Tanong niya sa kaniyang isipan. Lumipas pa ang mga araw, ay nanatili ang apat sa lugar na yon at pinipilit na mabuhay. Habang tumatagal, ay mas gumaan ang loob ng dalaga sa kabaitan ng binata. Dinukot nga siya nito pero hindi siya nakakaramdam ng panganib kapag kapiling niya ito. Wala siyang marangyang buhay sa mga kamay nito subalit masaya siya sa simpleng pamumuhay kasama ang binata. Sa bawat araw na tinititigan niya ito ay tila ay may umuusbong na pagmamahal sa kaniyang puso. Kasalukuyang nakatayo ngayon si Messi sa harap ng bintana habang nakatanaw ito kay Marcos na kasalukuyang abala sa ilog habang nanguhuli ng isda kasama si Barrios. Bawat pagtitig ni Messi sa binata ay puno ng pagkahumaling. Sinuyod niya ang katawan nito gamit ang kaniyang paningin. Ang braso ay tila batak sa trabaho at ang mga pandesal nito ay tila kay tigas at kay init. Dagdagan pa ng malakas nitong mga hita na para itong nabubukod tanging lalaki na may ganoong alindog. Hoy! Ay hita! Gulat na sambit ni Messi nang gulatin siya ng isang panauhin. Mabilis siyang napatingin sa taong yon at dismayadong napabuntong hininga nang makilala kung sino ito. Ikaw lang pala, Zaira. Aba, dismayado ka. Ay hita ka dyan. Bakit? Nag-i-enjoy ka, no? Pinapantasya mo yung kidnapper mo, tama? Pangungulit nito sa kanya. Anong pinapantasya? Hindi ah. Pinapanood ko lang sila kung marami silang huli. Huwag mo akong pinagbibintangan dyan. Nananahimik ang tao eh. Pagsisinungaling niya rito ngunit hindi kumbinsido si Zaira. At huwag mo akong lokohin. Kanina pa kita pinagmamasdan. May pangiti-ngiti ka pang nalalaman eh. Ni konting pag-usap na mga matay hindi mo magawa. Talagang nakatutok ang mga mata mo sa katawan ng binata at parang pati mga laman niya tinatahi mo. Ang totoo, may gusto ka sa kanya, no? Gusto? Wala ah. Bakit ako magkakagusto sa kanya? Hindi siyang tipo ko. Tsaka bakit ba akong kinukulit mo? Eh kayo nga ni Baris ang kahinahinala eh. Walang araw na hindi kayo magkadikit. Kulang na lang, pati sa pagtulog ay magkasama kayo. Aniya sa kaibigan at namewang ito na may inis sa mukha. Isa pang Baris na yan eh. Ayaw kong lubayan. Mas mahigpit pa siya sa mga guards ko. Guwapo sana pero parang linta kong makadikit. Alam mo, gustong gusto ko nang makauwi dahil naiirita na ako sa pagmumukha ng lalaking yan. Parang aswang at kung saan saan nalang sumusulpot. Akala ko mag-isa na ako pero nakasunod pala. Nakakapag-init ng ulo. Naiirita niyang wika at kulang na lang ay isumpa niyang binata. Nako, mag-ingat ka sa pag-iinit ng ulo mo, Zaira. Baka mamaya eh, mag-init pati puso mo. Panunuya niya rito at taas baba siyang tinitigan ng dalaga. Che, kahit kailan, hindi titibok ang puso ko sa mokong na yan. Itaga mo pa sa bato. Saad niya rito. Sige, sabi mo eh. May kahulugang tura ni Messi. Matapos mag-usap ng dalawa, ay sabay silang lumapit sa mga binata upang tulungan ang mga ito sa paglilinis ng isda. Barrios, Zaira, kayo nang bahala rito. Maghahanap lang kami ni Messi ng magagamit nating panggatong. Saad ni Marcos at agad silang pumasok sa kagubatan. Habang nakasunod si Messi sa binata, ay nagtaka siya nang bigla itong tumigil sa paglalakad at hinarap siya. Teka, ang mga titig mo, bakit ganyan ang mga titig mo para sa akin? Naiilang niyang tanong rito at hindi siya nakatingin ng diretso sa mga mata nito nang biglang hinawakan ito ang kaniyang kamay. Sa puntong yon ay tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso at para bang nahihirapan siyang makahinga. Ano bang ginagawa mo? Bitawan mo nga ako! Mariin niyang utos rito habang binabawi ang kaniyang kamay mula sa lalaki. Subalit masinigpitan lang nito ang pagkakahawak sa kaniyang kamay. Ano ba? Sabing bitawan mo ko eh! Muli niyang utos rito. Huwag ka nang makulit. Masuka lang kagubatan. Baka maligaw ka. O baka naman mawala ka sa paningin ko. Ayoko mapahama ka. Kaya huwag mong bitawan ang kamay ko.
Gusto kong nasa tabi lang kita. Marahan itong bigkas habang ang mga titig nito ay kay Lamlama. Dahil doon ay huminahon ng dalaga. Napayuko siya at bahagyang sumaya ang kaniyang puso. Kakaiba pala sa pakiramdam kapag may taong gustong alagaan ka. Kaya ko naman ang sarili ko. Pakipot niyang turan dito. Alam ko, pero mas gusto kong bantayan ka. Gusto kong ingatan ka, Messi. Saad nito at halos lumukso ang puso ng dalaga sa saya at tuwa. Kakaiba ang kilig na nararamdaman niya para sa binata. Yumuko siya at palihim na ngumiti. Hinayaan na rin niyang hawakan ito ang kaniyang kamay sa kahit saan sila magpunta. Hindi nagtagal ay nakalikom na sila ng kakailanganing mga kahoy at nagpa siya silang bumalik na. Sa isang parte ay kailangan nilang dumaan sa malaking batong nasa gitna ng ilog. Medyo madulas ang bato at kailangan nilang maging maingat. Ako nang mauna. Wika ni Marcos at inihakbang ang kaniyang mga paa, tsaka inilahad ang kaniyang kamay upang alalayin ang dalaga. May lugod naman itong tinanggap ni Messi. Ngunit sa kaniyang paghakbang, ay bigla siyang nadulas. Agad na binitawan ni Marcos ang dala niyang kahoy upang tulungan ang dalaga, ngunit huli na ang lahat. Bumitaw ito sa kamay niya at tuluyan na itong nahulog sa ilog. Nang makita ang dalaga na matagal bago nakatayo mula sa kinalaglagan nito, ay hindi nito maiwasan ang matawa ng bahagya. Masama naman siyang tinitigan ng dalaga sa mga mata. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Hindi mo ba ako tutulungan? Nahulog na nga yung tao tapos tatawanan mo pa. Maldita niyang sadrito at binura ni Marcos ang ngiti sa kaniyang labi. Bakit kasi ang tagal mong tumayo? Para katuloy basang sisiw sa itsura mong yan. Tayo na. Sambit ng binata at inilahad ang kaniyang kamay para dito. Basang sisiw pala ha? Mahinang bigkas ng dalaga. Sabay hinawakan ang kamay ng binata at malakas itong hinila pabagsak sa tubig. Messi, anong ginawa mo? Basa ng mga kahoy natin. Reklamo nito ngunit tinawanan lang siya ng dalaga. Ngayon, sino ang basang sisiw sa ating dalawa? Natatawa nitong wika at gumuhit ang malaking ngiti sa mga labi ni Marcos. Ah, ganun pala ha? Sad niya at hinabol ang dalaga sa tubig. Ang dalawa ay naglaro na parang mga bata't nagkapalagay ng loob. Hanggang sa kapwa nila natagpuan ang kanilang mga sarili na magkayakap sa gitna ng tubig. Malalim nilang tinitigan ang isa't isa na parabang nais nilang ilapat ang kanilang mga labi. Hinaplos ng binatang mukha ni Messi at inayos ang basa nitong buhok. Habang tinititigan niya ito ay mas lalo niyang ninanais na halikan ito. Dahan-dahan niyang inilapit ang kaniyang mukha sa mukha nito nang biglang may umubo sa dalampasigan at kay bilis na nagbitaw ang dalawa sa isa't isa. Agad na nakaramdam ng hiya ang dalawa at kapwa na payuko. Kaya palang tagal niyo eh, may ginagawa pala kayong milagro. Wika ni Zaira habang si Barrios naman ay lihim na umingiti sa kaibigan. Matapos nun ay kapwa bumalik ang apat sa ilalim ng puno para mag-ihaw. Habang nagkakapalagay ng loob sina Messi at Marcos, ay ganun pa rin ang pag-aaway ni Barrios at Zaira. Parang aso at pusa ang mga ito na kahit kailan ay hindi pwedeng magkasundo. Naging maganda ang araw ng apat hanggang sa sumapit ang malamig na gabi. Kasalukuyang nasa loob ng mga dalaga habang ang mga binata naman ay masinsinang nag-uusap sa labas. Patay ka, Barrios, sabi ni Bossing. Galit na galit raw ang senador sa pagdamay sa anak niya. Pagbabayaran mo raw. Saad ni Marcos na ikinawindang ng binata. Aba, bakit ako? Di ba ikaw nagsabi sa akin na isama na lang natin siya? Kaya bakit naman ako, Marcos? Naghahalin lang ang wika nito at ayaw siyang masangkot sa kahit anong gulo. Dahil unang-una sa lahat ay nananahimik ang buhay niya nang guluhin siya ni Marcos nang humingi ito ng tulong sa kanya. Tapos ngayon ay siya pang madidihado. Yan ang sabi sa akin ni Bossing. Ipinaliwanag ko naman ang lahat pero sabi daw ng senador ay may dapat ka raw gawin para pagbayar ng pagkakasala mo sa kanya. Sinubukan ang kausapin ni Boss ang senador tungkol dito. Pinaako sa akin ng parusa pero ikaw ang gusto ng senador na tumanggap ng parusang yun.
Sana lang hindi ganun kalaking ibabayad natin sa kanya. Sa ngayon, huwag na muna natin yung isipin. Ang kaligtasan muna ng mga dalagang isipin natin. Sa Makalaway, babalik daw tayo ng syudad, sabi ni Bossing, kapag tapos na niyang ayusin ang gulo doon. Aniya sa kaibigan at kapwa sila kumalma. Nang matapos mag-usap ay nagpa siya na si Barrios na magpahinga. Habang si Messi naman ay nilapitan niya ang binatang kasalukuyang nakaupo sa gilid ng dalampasigan. Pwede ba akong umupo? Paalam niya sa binata at nilingon siya nito. Pwede naman. Kaswal niyang turan sa dalaga. Umupo naman si Messi sa tabi nito. Bakit gising ka pa? Gabi na. Dapat nagpapahinga ka na. Dugtong ng binata at napakagatlabi ang dalaga. Hindi kasi ako makatulog. Simple niyang sagot rito kahit na ang totoo ay kanina pa siya inaantok. Pero matyaga niyang hinintay na mapag-isa ang binata dahil gusto niya itong tanungin sa kung ano ang nangyari sa pagitan nilang dalawa kanina. Hindi naglapat ang kanilang mga labi pero batid niyang may kahulugan ang mga titigan nila sa isa't isa. Hindi ka ba makatulog dahil ba iniisip mong nangyari kanina sa ating dalawa? Agad na tanong nito sa dalaga. Hindi. Hindi ganun yon. Wala akong iniisip na ganun. Yung kanina? Wala lang yon. Oo, tama. Wala lang sa akin yon. Wala namang nangyari eh. Utal-utal niyang sagot habang namumula ang kanyang buong muka at nararamdaman niyang pag-init ng kanyang mga tenga. Nais niya talaga itong tanungin tungkol doon pero hindi niya sukat akalain na uunahan na siya nito. Mabuti naman kung ganon. Pasensya ka na kanina, hindi na mauulit. Wika ng binata na ikinadismaya ng dalaga. Tama bang narinig ko? Pasensya? Humingi siya ng pasensya? Ibig sabihin hindi niya ako gusto? Kung ganon, ako lang apektado sa aming dalawa? Tanong niya sa kanyang isipan habang nahihiya sa kanyang sarili. Kinagat niya ng malakas ang kanyang ibabang labi upang kontrolin ang kanyang emosyon dahil tila'y libo-libong mga karayom ang tumutusok sa kanyang puso ng paulit-ulit. Kay sakit at pait ng kanyang nararamdaman, higit na masakit ito sa naramdaman niya noon tungkol kay Mateo. Masakit palang masaktan, no? Mahina niyang wika sa kanyang sarili. Ano? Anong sabi mo? Sambit ni Marcos at nais linawin kung tama ba ang kanyang narinig mula sa labi ng dalaga. Wala. Sabi ko huwag kang humingi ng pasensya sa akin dahil wala lang sa akin yung nangyari kanina. Bale, wala lang yun. Sad niya rito, sabay buga ng maraming hangin. Marcos, may girlfriend ka na ba? O may babae ka na bang minamahal? Lakas loob niyang tanong rito. Tsaka mahigpit na napahawak sa kaniyang damit. Ano bang pinagsasabi ko? Bakit ko tinanong ang bagay na yun sa kanya? Hibang na ba ako? Tanga ka talaga, Messi? Paninisin niya sa kanyang sarili at nais bawiin ang kanyang naging tanong rito. Hindi niya nais na itanong ang bagay na yon, pero kusa itong lumabas sa kaniyang bibig. Bumuntong hininga ang binata bago nagsalita. Tumingala ito sa langit at ngumiti. Ako? Wala akong girlfriend, pero may babae akong gusto. Anito, at pagkarinig ni Messi sa mga salita nito, ay mas lalong nasaktan ang kaniyang damdamin. Matagal ko nang binabantayan, at minamahal ang babaeng mahal ko, pero hindi niya alam na mahal ko siya. Kasi sa bawat araw na binabantayan ko siya, ay batid kong may mahal siyang iba. Hindi ko rin magawang ipahiwatag ang pagmamahal ko para sa kanya dahil palagi akong nakatago. Nasa malapit lang ako pero hindi niya ako nararamdaman. Dugtong niya at hindi maiwasan ni Messi na makaramdam ng inggit at selos sa babaeng tinutukoy ni Marcos. Palagi kang nakatago? Ang ibig mong sabihin sa iyong maskara? Marcos, pangit ka ba? May pilat ka ba sa mukha? Bakit palagi kang nakamaskara? Alam mo kung mahal mo ang babaeng yon, dapat lakas loob mo siyang kausapin. Dapat lakas loob mong ipahayag sa kanyang nararamdaman mo. Malay mo,
Kahit gaano man kalaki ang pilat dyan sa mukha mo, ay baka kaya kanyang mahalin dahil isa kang mabuting tao. Sad niya rito at tinitigan siya ni Marcos ng napakaseryoso sa mga mata. Tsaka bahagya itong tumawa. Paano mo nasasabing mabuti akong tao? Gayong dinukot kita. Aniya sa dalaga at bahagya itong napaisip. Tama ka. Dinukot mo ako. At isa kang masamang tao kung may tuturing. Pero sa panahon na magkasama tayo dito, ay niminsan ay hindi mo ako sinaktan. Bagkos, inalagaan mo pa ako. Niminsan hindi ako nakaramdam ng nasa panganibang buhay ko. Kaya siguro, sapat na mga bagay na yon para masabi kong isa kang mabuting tao. Aniya at bawat linyang kanyang binitawan ay bukal sa kanyang kalooban. Ikaw, Messi. Halimbawa ikaw ang taong mahal ko. Mamahalin mo ba ako sa kabila ng pangit kong muka? Kahit na isa kong tao na nagtatago sa likod ng maskara, maari mo ba akong mahalin? Maari bang makuha ko ang pagmamahal mo? Halimbawa kung ikaw ang babaeng iniibig ko? Seryoso niyang tanong rito. Oo naman, hindi ka mahirap mahalin, Marcos. Saad niya sa binata. Kung pwede nga lang sana, ako na ang babaeng yun. Dugtong niya sa kanyang isipan, tsaka tumayo mula sa kanyang kinaupuan. Inaantok na ako, maiwan na kita ha. Agad niyang paalam dito tsaka iniwan ang binata. Lumipas ang gabi at nagkaroon ng mahimbing na tulog ang apat. Kinabukasan ay maagang nagising ang dalawang binata. Akmang maghahanap ang dalawa ng kanilang makakain nang biglang napatigil sila nang may narinig silang mga boses ng mga kalalakihan at papalapit ito sa kuta nila. Agad na kumilos si Marcos. Ikinubli niya ang kanyang sarili sa isang malaking kahoy at sinilip kung sinong mga taong parating. Nang makita niyang mga ito, ay batid niyang kalaban ang mga panauhin. Mabilis niyang sinenyasan si Barrios upang gisingin ang mga dalaga. Tayo! Bilis! Tumayo kayong dalawa! Apura niya sa mga ito at naalimpungatan ng dalawa. Ano bang meron? Natutulog pa yung tao eh! Reklamo ni Zaira. Mamaya ka na matulog dahil nilulusob tayo. Sad niya rito at tila kay bilis na buhay ng dugo si Zaira. Nilulusob? Baka mga tao ng dad ko yan. Sad niya at agarang lumabas sa pag-aakalang makakauwi na siya. Nandito kami, Papa! Nandito kami! Sigaw ni Zaira at agad itong umagaw sa atensyon ng mga kalaban. Ano bang ginagawa mo? Gusto mo na bang mamatay? Saway sa kanya ni Marcos at agad silang pinaputukan ng mga kalalakihan. Agad na hinila ni Marcos ang dalaga papunta sa kagubatan at ganun din si Barrios. Ang mga tauhan ay hinabol sila hanggang sa kagubatan. Nang makalayo ng konti ay nilapitan ni Marcos si Messi habang si Barrios naman ay mahigpit na hinawakan ng dalagang si Zaira. Messi, makinig ka. Naipadalaw ba ang mensaheng yun para kay Mateo? Tanong niya sa dalaga dahil ang lugar na kanilang pinagtataguan ay walang ibang nakakaalam kundi silang dalawa lamang ni Barrios. Hindi ko alam, pero baka oo. Ang ibig mo bang sabihin sila Mateo yan? Ibig sabihin makakauwi na kami? Masayang wika ng dalaga at agad na nagniningning ang kagalakan sa kaniyang mga mata. Mateo! Nandito kami, Mateo! Sigaw ng dalaga, ngunit tinakpan lang ng binata ang kaniyang bibig. Manahimik ka kung gusto mo pang mabuhay. Aniya sa dalaga at hindi yun nagustuhan ni Messi. Malakas niyang inalis ang kamay ng binata mula sa kaniyang bibig at matalim itong tinitigan sa mga mata. Ngayon binabantaan mo ng buhay ko? Lumalabas na ba ang totoo mong kulay? Masakit niyang wika dito. Dahil sa dinami-rami ng taong pwedeng magbanta sa buhay niya, ay ang taong natutunan pa niyang mahalin. Pero ano nga bang asahan niya sa isang taong kidnapper? Hinawakan ng binatang dalawa niyang balikat at malakas itong niyog-yog. Makinig ka, Messi. Huwag na huwag kang gagawa ng ikakapahamak mo. Mariin na sambit ng binata, tsaka hinila niya ito papalayo. Habang tumatakbo at habang pinapaulanan sila ng bala, ay panay ang paglingon ni Messi sa likuran. Sa kaniyang paglingon,
ay nakita niyang isang tauhan ni Mateo na nakasunod sa kanila at iba pa ang tumatakbo sa kaniyang isipan. Nais niyang harangin ang tauhan ni Mateo at ipawalang sala sina Marcus at Barrios. Muli silang pinaulan na ng bala ng tatlong lalaki at matapang na nakipagpalitan ng putok si Marcus, ganun din si Barrios habang pinoprotektahan ang dalawang dalaga at niminsan ay hindi nila binitawan ang kamay ng mga ito. Sa gitna ng pakikipaglaban ng mga binata ay biglang sumigaw si Messi. Tigil! Sigaw niya at bumitaw mula sa kamay ng binata. Bahagyang natigil ang putukan at tumayo si Messi sa gitna. Tama na! Huwag na kayong magpatayan! Ang dalawang binata ay walang kasalanan! Naging mabuti sila sa amin, kaya pwede bang huwag niyo na silang pahirapan? Sambit niya sa pag-aakalang pumunta ang mga tauhan ni Mateo upang iligtas sila. Ngunit biglang itinutok ng kalaban ang baril sa dalaga. Nang makita yun ni Marcus, ay agad niyang iniharang ang kanyang katawan para dito. Habang ang dalaga naman ay nagulantang sa pangyayari. Hindi nagpabaya si Barrios at matapang na humarap sa mga kalaban mag-isa. Marcus! Marcus! Nag-aalalang wika ni Messi sa binata, sabay bagsak na mga luha mula sa kaniyang mga mata. Huwag kang umiyak. Ayos lang ako. Hindi pa ako mamamatay. Aniya sa dalaga na tila ba'y hindi siya nasasaktan. The please lang to. Hindi ito kikitil ng buhay ko. Dugtong niya rito at pinatago ang dalawang dalaga sa malaking kahoy habang isang kamay na nakikipagpalitan ng bala sa mga kalaban. Nang makakita ng pagkakataon, ay muling tumakbo ang apat at dinala sila ng kanilang mga paa sa matayog na pampang. Mula roon, ay agad na tumalun sina Messi at Marcus, habang sina Barrios at Zaira naman ay nakuha pang magtalo. Tumalun ka na, kung hindi mamamatay tayong dalawa! Madaling sad ni Barrios sa dalaga, ngunit namewang lang si Zaira. Ayoko! Sa tingin mo, mabubuhay tayo kapag tumalun tayo dyan? Alam mo, pwede akong mamatay, pero ayoko mamatay ng durug-durug ang mga buto ko, no? Magmumukha akong sinabawan kapag nagkataon. Mataring itong wika. Talagang matigas ang ulo mo, ha? Kung ayaw mong tumalon, itatanon kita. Wika ng binata at napasigaw ang dalaga nang buhatin siya nito. Ibaba mo ako! Isusumpa talaga kita, Barrios! Ayoko! Ibaba mo ako! Takot na takot niyang wika sa binata habang ginagalugod ang kanyang sikmura sa taas ng pampang. E di magsimula ka ng isumpa ako. Wika ng binata tsaka tumalun sa pampang. Nang makarating sa pampang ang mga tauhan ni Mateo, ay wala na sa tubig ang apat. Agad ang mga itong nakatago sa malit na kuweba ng pampang na natatakpan ng maraming damo. Masugid silang hinanap ng mga ito ngunit hindi nagtagumpay ang mga ito at napilitan ng mga itong bumalik sa syudad upang gumawa ng ulat. Habang sa kabilang banda naman, ay halos hindi makapagsalita si Messi nang makita ang tunay na mukha ng binata sa tayog ng pampang at dahil sa agos ng tubig ay natanggal ang maskara nito. Ikaw? Ikaw ang lalaking yun? Gulantang niyang tanong sa binata ng mapagtantong ang lalaki na pagdiskitahan nila sa elevator at ang taong sumalo sa kanya noon ay iisa. At hindi lang yon, si Marcus na nakasama niya ay ang panganay na kapatid ni Mateo. Pwede bang mamaya ako nasagutin ang mga tanong mo? Pwede bang bendahan mo muna ang sugat ko? Pakiusap niya sa dalaga at agad namang pinunit ni Messi ang kanyang damit upang ibenda sa sugat nito. Nang matapos, ay agad na nagpasalamat ang binata rito at masinsinan itong tinitigan sa mga mata tsaka masuyong hinawakan ang kamay nito. Mabigat ang mga mata ko at parang inaantok ako. Sa pagpikit ng mga mata ko, huwag mong bitawan ang mga kamay ko, maaari ba? Aniya na siyang tinanguan ng dalaga. Hindi ako aalis. Basta't sa pagising mo, ay handa mo nang sagutin ang mga katanungan ko sa'yo. Kondisyon niya rito at dahan-dahang ipinikit ng binata ang kaniyang mga mata. Lumipas ang isang oras ay mahimbing na nakatulog ang binata habang nakahiga ito sa dalawang hita ng dalaga.
may kalaliman ng sugat nito at ito ang nagpahina rito. Ang isang oras na pagtulog ay masyadong matagal para kay Messi at hindi na niya matiis na tanungin si Barrios. Barrios, alam kong may alam ka sa lahat. Sino ba kayo? Ano bang motibo niyo sa pagdukot niyo sa amin? Kaninong tauhan ba kayo? At bakit gusto kong barilin ang mga tauhan ni Mateo? Barrios, gulong-gulo na ako, kaya pakiusap. Sabihin mo ang lahat sa akin. Gusto kong maintindihan ng lahat. Aniya sa binata at bumuntong hininga muna ito at nag-isip kung tama bang sagutin niya ang mga tanong nito. Barrios, pakiusap. Sabihin mo na ang lahat sa akin. Pakiusap, Barrios. Aniya sa nagmamakaawang tinig. Si Marcos, matagal ka na niyang inaalagaan, Messi. Palagi siya nakabantay at nakasubaybay sa'yo, kahit saan ka man magpunta, at kahit pa sa pagtulog mo. Si Marcos at ako ay tauhan ng ama mo. Malaki ang pagmamahal mo para kay Mateo noon, at batid mong ayaw ng papa mo kay Mateo. Yun ay dahil walang pagmamahal para sa'yo si Mateo. Nais ka lang niyang gamitin sa politika, gamit ang peking pagmamahal. Gusto ni Mateo na suportahan siya ng ama mo sa politika at ikaw ang gagamitin niya, pero hindi bobo ang gobernador. Tumanggi siya sa nais ni Mateo. Dahil sa pagtangging yun, ay naggalit si Mateo. Gusto kanilang bihagin upang gawing pain para sa ama mo. Kaya nang magkaroon ng pagkakataon, ay inilayo ka namin. Yan ang totoo, Messi. Siguro naman, naiintindihan mo ng lahat ng mga ginawa ni Marcos para sa'yo. Aniya sa dalaga at napaluha si Messi sa lahat ng kanyang nalaman. Simulat sa pulay palaging nasa tabi niya si Marcos. Kaya pala pakiramdam niya noon ay parang may nakatingin at nakasunod sa kanya. At ito pala ay si Marcos. Habang sa kabilang banda naman, ay galit na galit si Mateo sa naging ulat sa kanya ng kanyang mga tauhan. Nandun na! Huling-huli niyo na sana pero bakit pinatakas niyo pa? Mga inutil! Kumilos kayo! At babalik tayo sa gubat! Utos niya at agad na kinuha ang kanyang baril sa mesa. Akmang lalabas pa sana sila sa mansyon nang bumungad sa kanilang pintuan ang mga pulis. Mr. Mateo Trinidad, may warrant of arrest po kami para sa inyo at kailangan niyong sumama sa amin sa presinto. Saad ng pulis sa binata. Warrant? Anong ebidensya niyo para arestuhin ako ng ganito? Hindi niyo ba ako kilala? Anak ako ng congressman. Saad niya? At lumitaw mula sa likuran ng pulis ang gobernador. Sumama ka na lang, Mateo, at sa presinto ka na magpaliwanag. Saad ng gobernador at mabilis na nagngit-ngit sa galit ang binata. Ngunit wala itong nagawa kundi ang sumama sa mga pulis. Nang matapos ang gobernador sa binata, ay agad niyang pinahanap ang kanyang anak maging sina Marcos sa kagubatan. Hindi naman nabigo ang gobernador at agad niyang nahanap ang kanyang anak at agad nilang dinala si Marcos sa ospital at doon ay agad na nagamot ang malalim na sugat ng binata. Nang umayos ang kalagayan ni Marcos, ay pinuntahan niya ang gobernador upang magpasalamat. Gobernador Fidel, maraming salamat sa pagtulong sa amin. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Saad niya rito at umiling ito sa kanya. Wala kang pagkakautang sa akin, Marcos. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo. Dahil sa pagprotekta mo sa anak ko ng buong buhay. Kung hindi mo ako tinulungan na makita ang tunay na bahon ni Mateo, siguro ay nabilog na niya ang ulo ng anak ko. Salamat din sa pag-iimbestiga mo sa sarili mong kapatid. Siguro naman ay mawawala ng pinagbabawal na tulak dito sa bayan. Isa kang mabuting tao, Marcos. Sabihin mo lang kung gusto mong tumakbo bilang mayor dito sa syudad na ito at tutulungan kita. Naniniwala ako na magiging isa kang mabuting mayor sa lugar na ito. Sad niya sa binata at ngumiti ito. Ayoko po sa politika. Kung may isang gusto ko ngayon sa buhay ko, yun na yung ibigin ng anak mo. Yun ay kung pahihintulutan mo akong ibigin siya, Gobernador Fidel. Aniya rito at tinapik nito ang kaniyang balikat. Alam ko na yan matagal na. Alam kong lihi mong iniibig ang anak ko noon pa. At wala akong tutol kung ikaw ang magiging kabiyak ng anak ko. Dahil wala na akong naiisipan na ibang taong kayang alagaan at mahalin ang anak ko kung hindi ikaw lang. Nandun siya sa hardin. Puntahan mo siya.
anito sa kanya at galak na galak siyang nagpasalamat dito bago ito tinalikuran. Nang marating ang hardin, ay agad na nagtagpo ang kanilang mga mata na tila ba'y nananabik sila sa isa't isa. Masakit pa rin ba ang sugat mo? Kung hindi dahil sa akin, hindi ka na sana napahamak. Aniya sa binata habang nakatingin sa sugat nitong nakabenda. Wala kong hindi kayang gawin. Basta't para sa taong mahal ko, Messi. Sensero niyang wika sa dalaga at may kabuluhang napatingin ng dalaga sa mga mata ng binata ng may pagtatanong. Taong mahal mo? Oo, taong mahal ko. At ikaw ang taong yun, Messi. Matagal na kitang minamahal mula sa distansyang pagitan. Sabi mo sa akin, nasabihin ko sa babaeng yun ang nararamdaman ko. Kaya ito na, ginagawa ko na. Sinasabi ko ng pagmamahal ko para sa'yo, Messi. Ikaw ang babaeng mahal ko. Ikaw ang tinutukoy ko. Anias dalaga at dilat matang hindi makapaniwala si Messi sa kaniyang narinig. Mahal mo ko? Matagal na. Mahal kita matagal na. Tura niya rito at gumuhit ang ngiti sa mga labi ng dalaga. Mahal din kita, Marcos. Mahal din kita. Aniya sa binata at hinalikan ito sa labi. Tsaka niyakap ito ng sobrang higpit. Hindi niya sukat akalain na nagkatotoo ang hiling niyang sana siya ang babaeng yon. At ito na nga, ang lalaking mahal niya ay yakap-yakap na niya. Simula sa araw na yon, ay mas minahal pa ng dalawang isa't isa malayo sa politika. Ang kanilang wagas na pagmamahalan ay napunta rin sa simbahan. Habang si Barrios at Zaira naman ay nagtatalong dumalo sa kasal ng dalawa, na tila parang tubig at apoy na hindi pwedeng pagsamahin. Wakas! Abangan naman natin ang susunod na pag-iibigan at kwento ni Barrios at Zaira. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.